Sa ibang balita, nagkasunog sa Tondo, Maynila kanina madaling araw kung saan daan-daan ang residente ang apektado. Para sa update, may ulat on the spot si Chase Sabale. Chase? Maris, isang sunog ang sumikla pasado alas 12 ng hating gabi sa Tondo, Maynila. Tuloy na itong naapula pasado alas 6 ng umaga kanina. Sa pagbukang liwayway, dito pa lamang makikita ang pinsalang idinulot ng sunog kagabi sa barangay 123 Moriones, Tondo, Maynila na umabot sa Task Force Bravo. Tuluyan itong naapula pasado alas 6 ng umaga, kaya kahit mataas na ang araw, mausok pa rin at ramdam pa rin ang init dahil sa sunog. Ang mga residente, kanya-kanyang salba sa mga pwede pang mapakinabangan. Tulad ni Nena Buticarlo, nasunog man ay kalawang palapag ng kanyang bahay dahil gawa ito sa light materials, ang tindahan niya na gawa sa semento ay hindi na damay. Nagakot po kami ng gamit, yung wallet ko po nalaglag, din na namin na hanap. Halaga is 8,000 na tayong laman. No? So, paano nga kaya ito gano'n? Sige lang, kahit kunti lang basta maging pera, tulog na rin kunti pagpaayos ng bahay. Si Aling Metelin Flaviano at Aling Lina Lugod na kapwa matagal na sa lugar, hirap na dahil hindi ito ang unang beses na nasunugan sila rito. Napakahirap talaga na walang masunugan. Mahirap, hindi namin malaman kung anong gagawin namin sa buhay pag ganito. Lalo na mahirap lang kami. Ako isang tindera lang ako ng Divisoria. Ako ang pinakapadil di pamilya rito. Di rin napigilan ni Lugod na maluha. Mahirap talaga. Mabuti pa nga manakawan kaysa masunugan. Dahil pag nasunugan, ubos talaga. Walang matitira. Naririto na rin ang Manila Department of Social Welfare na umalalay sa mga nasunugan. Nagsisilbing evacuation center ngayon ang covered court ng barangay sa mga biktima ng sunog. Estimated number of families affected para dito sa sunog na to, dito sa barangay 123, is 800 to 1,000. Kaya lang, hindi namin pa masasabi sa ngayon kung talagang nasa ganun ng bilang yung totally na naapektuhan. Sa ngayon, nagwe-master listing pa kami para matiyak kung ilan nga ba talagang bilang ng pamilyang naapektuhan. Umihiling naman ng tulong ang mga biktimang nakausap natin kanina. Hiling nila damit, pagkain at kumaari daw mga construction materials para mapagawa na nila ang kanilang mga tahanan. At yan muna ang latest mula dito sa Tondo. Balik sa Maris. Maraming salamat, Jay Sabale.